God is able. From disability to possibility. Sa so, pinagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo mga kagapay. Welcome po sa programang God is Able, napapakinggan po sa FEBC Radio TV, napapakinggan at napapanood sa Facebook Live. Si Brother Paulo Sanchez po ito. Bukod dyan, tayo din po ay available sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at maging sa ating partner television channel, that's channel 185 sa GCTV. Every Sunday po ng umaga po yan. Pwede po kayo mag-hi, hello, mag-komento, mag-send ng inyong mga praise reports, mga insights at mga pagbati ninyo sa atin pong Facebook thread at sa ating YouTube thread. Pwede rin po sa smart number natin, 0999-223-5675, maging sa globe number natin, 0916-296-6620. Pwede rin tumawag sa landline, that's 8654-3322, local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kami po sa God is Able ay tinawag po at binigyan ng Diyos ng pagkakataon na akapin kasama ninyo ang mga tinatawag nating persons affected by disability. Napakarami ho na mga kababayan ho, mga minamahal natin ang apektado ng samot-saring uri ng kapansanan. At kailangan natin napakalaki, napakalawak, napakalalim na pag-akap ng Diyos. May gobyerno, may church, may civil society, pero ang Diyos ho talaga ang gagamit sa atin, magkakasangkapan sa atin, naakapin ang mga kaagapay nating may kapansanan. Kaya may God is Able. Kami po ay instrumento ng Diyos para ho kaugnayin ang Churches of the Lord Jesus Christ upang tayo po ay magpartner kasama ng community partners natin sa mga lugar natin upang makapagministeryo. Makapagministeryo sa puso, sa pangangatawan, pag-iisip, pati sa pamumuhay ng mga may kapansanan. If you'd like to learn more and partner with God is Able at maging church partner ng God is Able sa inyong komunidad, eh mag-send lang kayo ng private message sa ating Facebook page, God is Able International Foundation. At nabanggit ho ang mga partner sa iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas. Meron kaming pinagpe-pray. Pinagpe-pray, pinaghahandaan na partnership ng Panginoon all the way po sa Norte. You see, na kami ho nung nakaraang linggo ay nanggaling ho sa napakaganda, napakalaki at pinagpalang lalawigan ng Ilocos Sur kung saan na hatagpo natin po ang ilang mga mabubuti ho at mga tapat na pastor ng Panginoon sa pangunguna po ni Bishop Michael Mahur. At isa ho sa kanya ho mga kasama, associates po ang ating makakausap ngayon. Pero hindi lamang ho partnership na usaping organizational lang o structural lang ang ating pag-uusapan. Kasi matutuklasan natin today ang isang klaseng partnership na may pareho tayong karanasan, shared experience at parehong buhay, a shared life, affected by disability. Yung siyang atin pong panauhin ay apektado po ng kapansanan sa kanyang likuran at may iba't iba ho siyang karanasan na atin hong maririnig ngayon. Una sa lahat mga kagapay, posible po na ang pastor, alagad ng Diyos, nagmamahal sa Diyos ay maapektuhan ng kapansanan o sakit. We cannot deny po the reality of disability and illnesses sa buhay po ng tao. Pero po God is Able. Nakikita ho natin po sa buhay po niya po ang kanyang pagsamba, katapatan, paglilingkod sa Diyos. Parang di mo mapaghahalata ang may kapansanan. Because so ibang klaseng buhay kay Lord ang lumalabas, lumilitaw. So let's welcome Him. Pakinggan ho natin. I pray ma-encourage ho tayo. All the way from Ilocos Sur, dyan sa may lugar ho ng Bigan, napahaganda ho, the heritage city of Bigan and the surrounding mga bayan, tulad po ng Bantay at San Vicente. Let us give a God is Able welcome sa ating mabuting pastor, Pastor Jay Jacobe. Pastor Jay, welcome po sa God is Able. Gandang araw. Gandang araw po sa lahat. Ang aking pong ginagagalak na makasama po kayo sa ganitong pagkakataon to share my testimony about the goodness of God sa buhay ko po. Purihin po ang Diyos. Well said, Pastor. Talagang kwento to ng kabutihan ng Diyos. Una sa lahat, pagbati, Pastor, sa mga bagong kaibigan natin from Ilocos Sur. Kamusta po kayo dyan? On behalf of the Living One House of Praise, aming po pinapaabot na kagalakan na makasama po namin kayo nakaraang orientation po rito ng God is Able International Foundation, and we are very blessed by you. Sa pamamagitan po ninyo ay makakatulong po tayo sa ating mga kapatiran at sa mga community na nangangailangan po ng tulong po ng God is Able International Foundation.
Pastor, the blessing is mutual. Bless na bless ho kami ng inyo pong hospitality. Bless na bless kami ng inyong ministry. Bless na bless kami ng inyo pong friendship. Ano po, at kayo po ni Bishop Michael at mga pastor na na-meet ho natin po nung nagkaroon tayo ng engage orientation nung nakaraang linggo sa may Bantay, Ilocos Sur. Pastor, ang sabi ko nga kanina po, ang atin hong pagsasama, hindi lang ho sa isip at sa strukture. Sa puso ho, magkadugtong po pala tayo. May God is able story po pala kayo, Pastor. Pwede niyo po ba mabilisang may kwento sa amin? Paano po kayo naapektuhan ng kapansanan or disability? I want to share my testimony. I just want to share my story, my testimony when I was started my calling to be a pastor last 2014. Ako po ay nag-commit as a full-time pastor sa Living One House of Praise. Ito po ay bilang isang administrative pastor and handling some outreaches in Saglab area po ng Bantay. Ako po ay nag-commit until 2014 until the Lord told me to go abroad due to some reason, but I believe this is the way the Lord has called me to go abroad and continue my calling as a pastor there while working, because my family needs my resources na kung saan ay kailangan ko mag-work ng malaki ang kita dahil po sa needs mo po ng family. So nag-decide po ako na mag-abroad, but I did not stop my calling. While working sa Saudi Arabia po, ako po ay nag-commit sa isang church doon na talagang nagamit ko po at inalaw po nila na ako po ay mag-continue sa aking pastoral calling. Hanggang 5 years po yun, nagtuloy-tuloy po ako ng pastoral calling while working doon po sa church na yun. So nakaupo ako ay nagkaroon ng tatlong employee. Yung last employee po na ako po ay nagtrabaho, nag-start po ito last year lang po, March 2022, hanggang ako po ay nagkasakit at nakauwi po ako, pinauwi po ako ng July 2022. Ako po ay nakaranas ng mga karamdaman doon po sa Saudi Arabia. Una, noong April 2022, ako po ay nagkaroon ng fractured sa aking index finger dahil po sa trabaho po ay maintenance, ay napakahirap po at ito po ay very physical work po ang aking na-experience, no? Talagang yung patawan ko po ay talagang nag-exert ng excessive work na nag-cause po sa akin ng failure sa katawan. Una, na-fractured po ang aking index finger and the doctor planned to operate it, but sinabi ko na baka pwedeng hindi operahan. So sige, tingnan natin, hanggang sa pinilit niyang i-pwesto ng maayos ang aking daliri through manual ng kanyang daliri. Kasi inintay po namin after few weeks, ay tinignan kong okay na. So nag-heal naman po yung fracture, pero na-dislocate po ng konti yung aking daliri. Pero ito naman po ay nagagamit ko naman po ng walang operation. Until na nagtrabaho po ako ulit at bumalik po sa very hard maintenance work, dahil factory po yun, lahat ng makina na kailangan ay wala pong down unit dahil wala po silang backup at kailangan po operational lahat dahil manufacturing company po yun. So hanggang ako po ay nagkasakit dahil po sa sobrang sakit ng aking katawan dahil excessive work nga, yung mga muscle ko ay sumasakit. Noong June 22 po, ako po ay nagkaroon ng napakataas na lagnat. Chichil na po ako, umabot po ito ng 42.8 hanggang ako po ay nawala ng malay at dinala po ako sa hospital at tinanggap po ako ron sa isang hospital na ang findings po ay meningitis, encephalitis. So yun po ang initial findings po nila. Since yung hospital na yun ay hindi po capable na i-treat ako sa ganong mga sakit, ako po ay nilipat sa isang napakalaking hospital at doon po tinreat po nila ako as initial findings po ng meningitis, encephalitis. Ako po ay nawalan ng malay at nakita ko na lang ako po ay dinala sa ICU
At from that time, ako po ay nagpapagaling sa ICU. Lahat po ng medik ng mga testing, ICU, CT scan, at dapat lahat ng mga testing na pwede pong iyan sa akin i-treat ay ginawa po. Until the time na ako po ay nag-ano po sila, nag-decision po sila na ang sakit ko po ay rhabdomyolysis po. Yung ibig sabihin, yung excessive pain of muscle due to excessive work. Usually, ang sakit daw pong ito ay nakikita sa mga bodybuilder, no? Pero ako po, hindi naman po ako bodybuilder. Pero yung trabaho ko po talagang excessive work po, very hard work po, dahil makina, nagbabaklas po kami. So talaga yung muscle ko po ay talagang napwersa. So because I need to do my job, love my job, to be a good example, a good testimony sa aking work, hindi po ako nagtatamad-tamad, hindi po ako nagsasayang ng panahon. I do my best to glorify God in my work. Kaya talagang pinapakita ko po sa company na I deserve to be a good employee sa kanila. So hanggang sa yun po, bumigay na po, na-confine po ako ng June 22 at discharge po ako ng June 25 dahil naabot ko na po yung limit ng insurance na hanggang doon na lang po. Kaya pinauwi po ako at binigyan po ako ng gamot. Di ko po alam kung nakompleto ko po talaga yung treatment doon dahil limitado po yung insurance ko. Ako po ay nagpagaling ng after 1 week siguro ay bumalik na ako sa trabaho. Pero nung pagbalik ko po sa trabaho ay talagang hindi ko po kaya dahil nga po sa kailangan ko pa ng mahabang pahinga. So sabi ng company, o sige, magpahinga ka muna. So hanggang sa dumating po yung June 27, ay dumating po yung July 5, ay ako po ay nawala na naman po ng consciousness, na unconscious po ako or nag-seizure, at dinala po ako ulit sa doon sa hospital na yun. Dalawang beses po ako nag-seizure hanggang sa nagising na lang po ako, nasa ICU na naman po ako, dalawang beses ako na ICU. So doon time na yon ay bumaba po yung sodium ko, ang naging ano po nila is symptomatic hyponatremia. So dahil din po siguro doon sa naging sakit ko po ng rhabdomyolysis. So then treat na naman po sila sa akin at discharge po nila ako ng July 8 without knowing, talagang na-treat po nila ako ng maayos dahil yung time na yon talagang hinang-hina ako, umuwi ako at nagpunta sa accommodation ko at nagpahinga. So from that time ay hindi po ako mapasok dahil meron po akong excuse na leave. Pero yung pumasok po ako, talagang hirap na hirap po ako dahil hindi po ako makakain na maayos, hindi ako makatulog na maayos. Talagang wala po akong concentration hanggang sa nag-decide na lang po yung kumpanya ng company na kung pwedeng umuwi na lang ako, mag-resign para makapagaling ako sa Pilipinas. Pero I believe from that time ay talagang alam ko, bibigay na ako. So yung time na yon na ako po ay nasa first na ICU ko po, nung na-detect po ako ng rhabdomyolysis, I consider myself dead kasi hindi po ako nagsasalita, kinakausap nila ako. Pero yung time na ako po ay tinitreat nila, nararamdaman ko po yung katawan ko po ay nakokorap na. Unti-unti na pong nagugunaw, parang ganon. Yung nawawala, parang napuputol na yung mga katawan ko. Nag-shrink na po. Hindi po ako nagsasalita noon. Yung time na narinig ko po yung sinabi ng Saudi, nakalas. Pag sinabi po kasi sa Saudi, nakalas, ang term po noon, ibig sabihin, tama na, tapos na. Ibig sabihin, ang isip ko ay talagang tinapos na nila ang treatment sa akin dahil wala na akong pag-asa. So yung narinig ko na po yun, doon na po ako nagsalita. Sinabi ko sa kanila, ibinigkas ko, alam ko binigkas ko na malakas. Pinagkakatiwala ko na ang aking kaluluwa sa Panginoong Hesus. Naniniwala ako sa langit ako pupunta dahil tinanggap ko si Hesus bilang Panginoon at sabihing tagapagligtas ng aking buhay at nananampalataya ako. Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin at nabuhay na magbuli para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. At nag-declare po ako na ganun din ang gawin nyo. Tanggapin nyo si Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at kayo po ay maliligtas sa hell or sa langit po kayo pupunta. From that time, nasabi ko na po yun, hindi na po ako nagsalita and I consider myself declared dead and I offer my soul
to God, and I close my eyes, and then habang ako po ay nag-declare na ng death sa buhay ko, no, ang dami pong pumasok sa isip ko hanggang sa dumating na po ako sa universe, yung kalawakan ng ano universe, na akala ko kasunod po noon ay langit na, dahil yun po ang ano nasa isip ko. Habang nandun na po ako, hinihintay ko po na makita si Jesus Christ, pero hindi ko makita. Sabi ko, Lord, nasaan ka? Na, alam ko sa heaven ako pupunta. Hindi ko siya nakita. Hanggang sa nagulat na lang ako, bigla akong nagising, tumayo, at kinausap ko po sila. Sabi nila, anong nangyari sa'yo? Buti nagising ka na. From that time, akala ko nasa heaven ako, pero wala, dahil hindi ko nakita si Jesus Christ. Yun ang alam ko. Pero yun pala, binigyan pala ako ng pagkakataon ng Lord na mabuhay na magbuli. Yun yung una, ay na magising at bigyan ng buhay ulit. So from that time, ay na-realize ko na meron pang plano ang Diyos sa buhay ko. At yung pangalawa naman po na ICU ko, na napunta ako, na po, nauwi na ako sa accommodation, hindi po ako makatulog, hindi ako makakain, talagang ilang hours, talaga any 30 minutes or any minute, hindi ako makatulog hanggang sa na pinagkatiwala ako na sa Lord, kung kukunin mo na ako, kayo na bahala, hindi ko na kaya. Hanggang sa nakita na lang ng misis ko, nakausap niya ako sa cellphone, at nakita niya na wala na akong malay. Pero ako, wala na ako, pero gumagalaw na lang ako. Hindi nila ako makausap. Palingon-lingon lang ako. So natakot ang misis ko at ang anak ko. Tinawag po yung aking kasamahan sa ano trabaho na pakicheck si Jay. Hindi ko na makausap, ano kaya nangyayari sa kanya. Pumunta sila, makita po nila ako, talagang hindi nila ako nakakausap na naman po, unconscious na naman po ako. Kaya dinala po nila ako sa hospital ulit. Yun po yung pangalawang hospital na ako po ay nag-seizure. So yun na po yun, yun po ang gusto ko ipakita na talagang I declare myself dead and I'm waiting for Jesus to take me home sa heaven, pero hindi po nangyari. So kaya sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala, at hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Yung time na ako po ay nasa accommodation na at bumalik na sa trabaho, at hindi ko talaga ma-control ang aking sarili, dahil tuliro po ako at hindi po ako makakilos ng maayos dahil sa walang tulog, walang kain. So sabi nung company, kinausap ako sa office, punta ka rito. Sabi, mas maganda, Jay, umuwi ka na lang. Mag-resign ka para makauwi. Makauwi ka pa ng maayos. Yung pagkasabi kong ganun, ay talagang nag-collapse po ang aking mga pangarap sa aking mga anak na makapagtapos ng pag-aaral, dahil walang trabaho po. So ang nangyari po, in-accept ko na lang. Inisip ko, that is the will of God. So nag-sign ako ng resignation para wala po silang bayaran sa akin. Kasi ewan ko po, dahil marami pong nagastos sa akin yung pag-alis ko, hindi ko natapos yung contract. Sabi ko, mag-resign ako, pero sana tulungan niyo lang po ako na meron akong paumpisa na finances para makabangon ako. So yung time na yon ay, sige, gagawa kami ng letter, magre-request, pero until now, wala pong nangyayari hanggang sa mauwi hanggang ngayon. So umuwi na po ako, bago po ako umuwi, inausap ko na po ang Mrs. Paul, pinag-resign na ako. Yung time na yon talagang umiyak siya, kasi alam niya, wala na kami trabaho, paano na pag-aaral, ang bahay po namin, binabayaran namin sa pag-ibig, kasi mga gastusin pa. So sabi ko, ma, kumahit ka na, kasi hindi natatagal ang buhay ko rito kung lalaban pa ako sa OWA o sa Polo na ipaglalaban ko yung karapatan ko. Hindi ko kaya, dahil feeling ko talagang bibigay na ako rito. So tinanggap niya na rin, although talagang napakahirap. Kumayong na po akong umuwi. Binilisan po nila ang aking pag-uwi. Noong time na kinausap nila ako, 2 days lang may ticket na ako. Kasi ayaw nilang, kasi alam nila na bibigay na ako eh. Baka doon na akong matay, mas malaking problema. So from that time, Lord, dahil nga wala akong tulog, kasi yung time na nandun ako sa accommodation, palakad-lakad ako, hindi ako mapakali. Paano na kung sa aeroplano, ganito gagawin ko? Hindi ako mapakali sa isang upuan. So syempre, maglalakad, baka magkaroon ng problema, magka-trouble, o doon na ako mamatay. Sabi ko, Lord, kung will niyo po na mabuhay pa ako, maging maayos ang ano ko, pag-flight ko at makita ko ang pamilya ko. Na bali ang pamilya ko,
nag-sacrifice po, may mga nagbigay po ng tulong para magkaroon po sila ng pamasahe na ang tatlo, dalawang anak ko at ang asawa ko pumunta sa Manila para sunduin nila ako, para makita nila ako. So yun po, nandun na ako sa eroplano, natatakot ako kasi baka ganun na naman mangyari sa akin, palakad-dakad, walang hindi mo kontento. Hanggang sa ang pwesto ko pa, naipwesto ako dun sa dulo ng eroplano, yung pumapalo talaga, yung pinaka last seat. Lord, bakit mo ako dito nilagay? Lalo hindi ako makakatulog. Nagdasal na lang ako, Lord, pinagkakatiwala ako na rin talaga sa iyong buhay at sa iyong kalooban niyo. From that time, ay binigyan niya po ako ng peace at mind, nakatulog po ako ng maayos. Hanggang sa bumaba po ako sa Pilipinas, nung nakita ko na po ang Pilipinas, na nandun ako sa airport, 1-2 hour ako. Nakuwi ako, binigyan ko sa kataon, Lord, umuwi at nakita ko po ang aking pamilya. Natuwang-tuwa ako, bagamat ang katawan ko ay hinang-hina at bagsak ang katawan, payat at hindi makakain. Nung nakita ko po sila, natuwa na ako, pero nandun na po ako sa bahay ng aking kapatid. Hindi po nila akong makuusap. Dati kasi ang saya-saya ko. Jolly ako pala daw. Pero yung time nandun ako, wala. Hindi makuusap. Nagkasagot lang ako pagtatanong. So sabi, Tito Jay, bago pa na. O dahil po sa sakit. So yung time na yon ay in pinagtatiwala ko na sa Lord dahil lahat po nasa akin na. Paano ng pag-aaral, mga anak ko, paano pinabukasan nila. Paano yung bahay namin, ang matabubuhay, hindi ako makapagtrabaho dahil magsak ang katawan ko at saka may sakit. So yung time na yon ay tumulong po ang church sa akin, ang Living One House of Praise. Ano po sila, pledge para sa akin for 3 months na magpagpahinga ako at sila po ang supply na miski maliit na halaga ay nakaka-survive po kami. Pero yung mga bayarin po, katulad ng housing loan, ay hindi ko po mabayaran dahil sa kulangan. So ako po ay nagpa-check dito sa Pilipinas para malaman ko po talaga yung sakit ko kasi hindi po ako tiwala ron. So pinakita ko po yung mga findings sa dito sa Metro Bigan Hospital under Dr. Ong, neurologist po. Magaling na neurologist. Pinakita niya. Sige, ganito gawin natin. Lahat naman ng test na pinagawa sa iyo, okay naman ang findings. So ganito, ipapa-EEG kita. Para ito na lang yung test na dapat kailangan sa iyo. Dapat ginawa ito sa iyo. So yung nagpa-EEG po ako, may nakita pong spike doon sa aking EEG at sabi ng doktor niya, ng doktor, o papainumin kita ng gamot na anti-epilepsy. I-take mo to hanggang 3 years. After 2 years, magpa-EEG ka ulit. Tingnan natin kung may spike pa yun. So sabi ko, Lord, ano to? Anong pambayad sa mga ganito? Kasi wala pa akong trabaho. So sabi ko, sige po Doc, gagawin ko po. Until the time na realize ko na I have a calling sa God, na ni-impress niya sa akin, go back to Living One House of Praise as a pastor, as a pastor again. So kinausap ko po ang church, if they are willing to accept me again to be a pastor, an administrative pastor. And they answered God, the Lord answered me na yun ang will. Ako po ay bumalik muli sa pagpapastor bilang administrative pastor and handling again the Sagnet ministry, but bumalik po ako roon at nag-outreach din po ako bilang pastor din. Ako po ay itinalaga ni Bishop Michael Mahul doon bilang magpastor doon at at the same time pastor din as administrative pastor sa main po namin sa Living One House of Praise. So until now, ngayon po ay nag-work po ako, Lord, hanggang sa patuloy po lumalago ang gawain ng Panginoon, lalo-lalo na po sa Sagnib. Bumabalik na po yung mga umaaten dati, maraming bumalik na po yung dami dati. Nag-umpisa ako, 2-3 lang po ang umaaten, pero ngayon more than 30 na po kami at nakikita po yung blessing ng Lord sa Sagnib. And even sa church, sa main, ako po ay nagagamit bilang administrative pastor po. Until ngayon po ay nagkasakit na naman po ako. Nagkaroon po ako ng spinal column na yung spinal column ko raw nagdidikit na yung sa lower part, kaya yung lower part ng mga muscle ko, hindi ako makatayo na matagal, hindi ako makapaglakad na matagal, masakit. Yun pala yung dahilan, sabi niya. So, ang sabi niya, magpa-physical therapy ka at inumin mo itong mga gamot.
So, yung time na kanina po yun na nagpa-check ako, eh wala naman po yung physical therapist doon sa Monday, sa Wednesday po pupunta. Kaya malalaman ko po kung ano pong gagawin treatment sa akin. Pero nabili ko na po yung gamot sa awa ng Lord at umiinom po ako. So, ito po yung experience ko po sa ngayon. Ako ay talagang napakapit, so to speak, sa aking pinangahawakang upuan dito. Pero yung puso ko talaga kumakapit sa bawat bitaw mo ng salita at bawat pangyayari. At ganun din tingin ko yung mga kaagapay natin nakikinig. Kaya hindi ko na po kayo pinutol because nakikita ko po napakadaming aral pero napakadami ding pagpapakita ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Mga kaagapay, doon sa mga nakikinig, ano, pwede nyo i-comment dyan sa Facebook o pwede nyo pag-usapan sa mga tahanan ninyo kung nakikinig kayo. Ano yung mga natutunan nyo at nakita nyo yung God is able testimony, mga gawa ng kapangyarihan at awa ng Diyos sa napakakulay na binahagi ni Pastor Jay sa atin, ano, na talagang akala ho niya, tinawag ho siya sa ibang bansa, makapag-ministry, makapag-work para sa pamilya. Doon nagkaroon siya ng encounter sa isang napakadelikado. Near death pa nga ang experience niya sa kapansanan ng meningitis at yung nabanggit pa kung isang muscular problem. Tapos pag uwi niya sa Pilipinas, ano, pinauwi na ho siya, walang choice. Kala ho siguro niya, bagong simula, okay na lahat. Ano? Parang bibigyan naman tayo ni Lord ng kapahingahan at bagong simula. Pero yung huli niya sinabi, hanggang ngayon, meron pa ho siyang iniinda sa kanyang spinal column. Ano po. Pero sa kabila ng mga Lambak Valley experiences si Pastor Jay at syempre kasama ang pamilya niya nagmamahal sa kanya, kitang-kita ho natin po mga kapangyarihan ng Diyos. Grabe po, ano? Na-capture niyo ba yung sinabi ni Pastor kanina na halos patay na ho siya, nakaratay ho siya sa ICU. At sabi niya, parang nasa isang void na ho siya, parang nasa isang kalawakan siya, tinahanap na niya yung mukha at feeling ni Lord Jesus, pero hindi pa pala. Tapos pagkatapos nun, biglang bumangon siya, ano, as if biglaan ng paggaling. Praise the Lord. Milagro po yung may tuturing. Talagang asarap makapakinig mga kaagapay na sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay at sa realidad na kapansanan, may mga ganitong kwento na pwedeng iregalo ng Diyos sa kanyang mga anak. May mga dakilang displays of miraculous power and mercy and love ang Diyos. At isa po yun sa mga napulot ko, isa pa dito milagro, yung provision ni Lord. Na-capture nyo ba yung mga kaagapay na hindi siya pinagkulang ng Lord at naging kabahagi ang church, ano, ang praise sa Ilocos Sur, ang house of, anong tawag dun sa inyo? Living Praise? Living One House of Praise po. Living One House of Praise, mga kapatid natin dyan po sa Ilocos Sur para ho akapin si pastor. Kasi minsan madi-discourage ka eh, di ba? Akala mo kalooban ng Diyos, mag-abroad ka, tapos bigla ka nagkasakit, umuwi ka, tapos biglang walang-wala ka. May kailangan talaga ho natin as a church akapin yung mga kapatid natin, kahit mga pastor, na napanghihinaan din, ano po, dahil po sa mga pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay nila. Wala po ko masabi, talagang God is able story ito, Pastor Jay. All glory be to God. All glory be to God. At my confidence is this, na yung Diyos na nagdala sa iyo ngayon sa hinaharap mong spinal condition at ng pamilya mo is the same God, the same Diyos na magtataguyod, hihilom sa iyo at magpapalakas sa iyo sa pang-araw-araw mong pagdadaanan. Mga kaibigan, what a wonderful story. Pastor Jay, matanong kita. Ano mga ngayong parang mga realization mo? Kasi nabanggit ko kanina, kalooban ng Diyos para sa iyo na mag-abroad. Ngayon parang pinihit ka ng Diyos pabalik sa Pilipinas. Tapos ngayon may bago kang hinaharap na kapansanan. Nakala mo tapos na yung una o graduate ka na. Diba? Gusto mo naman ma-enjoy ang buhay mo bilang asawa at pastor. Ngayon may bago kang hinaharap. Ano mga pinapakita ng Diyos tungkol sa kanyang sarili sa iyo sa mga pinagdadaanan mong lambak valleys of life? Ang nakita ko po yun ay since ako po ay talagang nag-full-time na as a pastor and that is considered myself as a calling, hindi na po ako nag-enjoy na mag-work sa mga company. I think the Lord told me to go on a full-time and that is your calling. Nung ako po ay nag-attend dahil gusto kong magkaroon ng magandang buhay ang aking mga anak, nag-try po ako sa abroad, ginawa ko po lahat. Amen. But hindi lang po work, but I still continue my calling as a pastor. Akala ko po ay yun na po yung magbibigay ng ginawa sa aking family, pero hindi po inalaw ng Lord because the Lord is asking me, gaya po ni sinabi ni Peter sa ni Jesus Christ kay Peter three times,
Peter, do you love me more than this? Feed my lamb. Peter, do you love me more than this? Tend my lamb. Peter, do you love me more than this? Feed my lamb. So na-recall ko po yun, ako saan I need to work as a worker para po mabigyan ng magandang buhay ang aking mga anak. Pero hindi po ako nag-enjoy doon. Parang ang sinasabi sa akin, Jay, do you love me more than this? Yung po yung work na sa secular work. Yes, sumasagot po ko. Pero ang gusto niyang ipagawa sa akin, ang in-impress po sa akin doon ay mas higit po siyang paglingkuran, mahalin sa pamamagitan ng feed, pag-feed ng lamb and tend his lamb through calling po sa church. So I think this is the life I want, the life I love, that is to serve God and to do His purpose or yung plano niya sa buhay ko po. And this is the one I love to do. Yung po talagang gusto ko. Pero dahil nga po sa pangangailangan ay nag-iisip po ako ng trabaho ng talagang mas malaki. Pero dito po ako dinala ng Lord. And the Lord is doing great things sa buhay po namin. Alam niyo po, yung iniintindi ko pong pag-aaral ng aking anak sa Baguio ng pangalan si Giselle, ay college na po siya, ay may sumagot po ng tuition fee niya at may sumagot po ng accommodation niya ng mga kamag-anak po ni Macy's na hindi ko po inaasahan na gagawin po nila dahil isa po yun sa nag-worry ako. Yung anak ko naman po na si James ay papunta na rin po ng college after 1 year, grade 12 na po at magka-college po ako. Siyempre, kailangan po ng pang-aral niya. But I believe, kung ginawa niya po sa panganay ko po yun, gagawin din po ng Lord sa panganay ko at sa pangalawang anak ko na ipagpupubayan po ang kailangan sa pag-aaral. Maging ang aming mga liabilities, lalo na naman po sa bahay, na nadidelay po kami, I believe the Lord will settle all those things in the future or in some this coming years or weeks ay maayos ko lang. Kaya tinatrust ko po ang aking buhay. Lord, binuhay mo ko. Ito ang gusto mo sa akin at ito rin ang gusto ko. I will do it. And praying for it na huwag po muna ako ni ng Lord para magawa pa ako ng maraming plano niya sa buhay ko bilang a pastor at yung po magamit niya sa kanyang gawain. And even matulungan ko rin po ang aking pamilya na patuloy na lumago sa spiritual at nabigyan ng maayos na buhay po. Yun po ang aking nakikitang panawagan po sa akin ng Diyos at pagpapara po sa buhay ko. Purihin po. Amen. Amen. And we are praying for you. I'm sure lahat na nakikinig nito, pinagpe-pray kayo. May kasabihan nga, ano, minsan ginagamit pa natin sa preaching. Nagkakaroon ng movement sa buhay from crisis to Christ is. Diba? Ang krisis, lahat naman ho talaga tayo eh, dahil ang buhay ng tao sa mundo ay krisis talaga. May krisis na pang araw-araw, may krisis sa pamilya, may krisis sa bayan, may krisis ng kapansanan. Pero po dinadala ho tayo po nito tungo sa realisasyon kung sino ho talaga si Kristo sa buhay natin. Siya ang magtatawid sa atin, siya ang magliligtas sa atin, siya yung, naririnig ko si Pastor Jay, siya ang kasapatan natin. Makagapay kung magpro-provide si Lord para sa pang-araw-araw nila, para sa ministry, para sa pag-aaral ng mga anak niya. Ito ay hindi para magmalaki kami at sabihin natin na si Pastor Jay ay favorite ni Lord. Bagkus, ano? Ito po ay para ipakita na sino na ba talaga si Kristo sa buhay niya at pamilya niya. Nililinaw ni Jesus, ano po, kung sino siya at anong panawagan niya sa buhay ni Pastor. At ganoon din ang kapansanan. Yung crisis ng kapansanan ay binibigang linaw po na kailangan natin ang kagalingan at kaligtasan ni Kristo Jesus. Ang krisis ng kapansanan pinapakita sa atin na kailangan natin ang pagmamahal ng Diyos na available through Jesus. At kailangan natin ito ibahagi sa mga kaagapay nating may kapansanan na nangangailangan din ng Kristo sa buhay nila. Pinapakita ng krisis ng kapansanan ang kasapatan pag natagpuan, tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin. Maaring noon may hinahanap tayo, baka God's will hinahanap pa nga natin o isang mabuting ministry o greener pastures para sa pamilya natin. You know, Pastor Jay, lahat naman tayong pastor nais natin sa pamilya natin ng konting kaginhawaan sa buhay. Wala namang mali doon. Pero po, ginamit pala ng Diyos ang inyong kapansanan para lalong mas maging malinaw at mas maging matibay ang pananampalataya nyo.
sa kanya. Matanong ko, Pastor Jay, ano ang naging bunga ng inyong disability journey sa inyong relasyon sa iyong pamilya? Curious ako malaman, paano kayo hinubog ng karanasan mo para palakasin bilang pamilya? Ang nakita ko po rito, yung experience ko po ng mga sakit na yon ay doon po pinarealize ng Panginoon sa aking asawa, sa aking mga anak, na this is the Lord called me in this ministry, hindi po sa pagtatrabaho outside sa mga hindi pagtatrabaho sa mga company. So inaccept po nila. Before po kasi ang hirap pong tanggapin dahil hindi pa naman po kami capable na mag-provide ko yung mga pangangailangan nila through ministry. Nakita po namin yung hirap, kaya napilitan po akong mag-abroad. Yun nga po, ngayon mas alam na nila na ayaw nila akong mawala sa kanila, muntik na akong kunin ng Lord. So naging mindset po nila na hindi talaga plano ng Lord na mag-abroad ka. Ang plano ng Lord ay silbi ka sa kanya at maglingkod full-time, in full-time capacity. At natanggap po nila yun. At dahil doon po ay wala na pong grievances or resistant sa aking paglilingkod. Kaya may mga times na talagang na nakikita ko po yung paglago ng church, ng outreaches, and even the faith of my family. At stronger po ang aming relationship sa isa't isa. So yun pong nakita ko po, ginamit po ito para na makita ng aking family na dito po ako tinawag ng ating Panginoon. Naniniwala ako dyan, Pastor Jay, ano, na hindi lang naman sa atin may tinuturo ang Diyos sa realidad ng kapansanan. May tinuturo din sa pamilya na nag-aalaga, nagmamahal sa atin. We can learn from each other. Kasi usually iniisip natin, may kapansanan, may tinuturo si Lord sa kanya. Pero po, pati po mga nag-aalaga, tayong mga nagmamahal sa ating mga may kapansanan na kaagapay, meron ding tinuturo ang Diyos sa atin. We can learn from people affected by disability. Some of us learn sa case ni Pastor Jay, talagang pinagbuklod-buklod, nilapit-lapit, closer relationship with each other, closer and stronger faith in the Lord. Para sa iba sa atin, tinuro ni Lord sa atin, pasensya. Kailangan na mahabang pasensya sa pag-aalaga. Iba sa atin, tinuruan ng pagpapatawad dahil may mga magulang kapatid na hindi natanggap ang kapansanan ng kanilang mahal sa buhay at may bitterness pa rin sa kanila. At kung ikaw yung nakikinig ngayon na may bitterness ka dahil nagkaroon ng kapansanan ang nanay, tatay, asawa, anak mo, mahal mo sa buhay, I pray for healing in your heart na merong sinasabi rin ng Diyos sa iyo, na merong pagpapagaling hindi lang para sa kanyang may kapansanan, kundi para rin sa iyo, sa puso at kaluluwa mo, na meron tayo matututunan sa kapansanan ng bawat isa. Pastor Jay, matanong ko lang ngayon na talagang dinaan ka ni Lord sa kapansanan, even near-death experience. Paano na, ano naging tingin mo sa buhay pagkatapos ito? Ano naging tingin mo sa ministry? Diba? Pastor ka eh. So sabi mo, nilinaw ni Lord ang calling mo. Pero bilang pastor, paano mo dinadala ang sarili mo? Paano ka binibuild up ni Lord as a shepherd gamit yung mga kayamanan mong pinagdaanan mo? So yun po ay isang pinapakita pong testimony ko po sa mga outreaches, no? Na talagang hindi po ako nahihiyang sabihin nito, at ito po ang ginawa sa akin ng Lord para magamit niya po ng mas malago pa sa kanyang gawain. So itinetestify po ito, hindi ko po itinahihiya, at nagiging encouragement po sa kanila ang aking experience na mga disabilities na ganito, mga sakit, and still the Lord is supplying all my needs na nandiyan yung pangangailangan, magpe-pray hanggang sa darating na lang bigla-bigla, maraming tutulong. So nandun po, talagang nakita ko po na ito ang will ng Lord, at kapag will ng Lord yan, He will never lack supply po sa will ng Lord sa buhay po natin. So yun po ang nakikita ko na kapag plano ng Diyos yan, isusupply niya po lahat ng pangangailangan po natin. Amen. Napakahalagang patotoo at encouragement sa church na makapakinig ng mga kwento tulad ni Pastor Jay kanina. Kaya hindi ko maputol-putol si Pastor Jay kasi bukod sa ma-action at makulay, kitang-kita na may Diyos na buhay at may Diyos na may ginagawa kahit ho sa mga lambak ng buhay natin. God is able. Kalakasan to ng church. Alam niyo mga kagapay, sa panahon ngayon, ano po, pandemya, economic crisis, ano, gulo sa mundo, napanghihinaan din po ang faith natin.
parang sinasabi natin, tinatanong natin, may ginagawa pa kaya ang Diyos? Kasi parang feeling na maraming Christian ngayon, talunan sila o walang ginagawa ang Diyos, napakahirap mag-antay minsan sa sagot sa prayer. Pero pinapatunayan ang kwento ni Pastor Jay na may Diyos, may ginagawa ang Diyos at kabutihan at kabutihan lamang po para sa atin. Kahit minsan padaanin tayo po sa masakit na karanasan, may tiyak na mas mabuti at mas dakilang kabutihan ang Diyos para sa atin. Tanggapin po natin ito. We have to really exercise faith. Yun po ang pinagkaiba ho natin po. Meron ho tayong pagkakataon manampalataya ho sa Panginoon. At makproseso, makita lahat ng nangyayari sa buhay natin. Tulad ni Pablo, tulad ni Pastor Jay. Ano, makita po natin po yung good work ni Lord, that He is able to complete His good work in Christ Jesus. Sa buhay ni Paul, sa buhay ni Pastor Jay, diba? Kahit sa kanyang thorn in the flesh, sa buhay nating lahat. Pastor Jay, ikaw po ba ay may mga nakakasama? May minilalapit ba ni Lord sa iyo na mga may kapansanan din? O ikaw ba ngayon ay may conviction na dapat mas maghanap ka na may kapansanan kasi may kwento ka na parang para sa kanila? Ano nagiging attitude mo ngayon sa mga persons with disability? Ang nagiging attitude ko po sa kanila ay nauunawaan ko po sila dahil naranasan ko po yung nararanasan nila. Hindi po natin masasabi na maging courage sa isang tao unless you experience their situation. So ngayon po talagang malakas po ang aking testimony na ito po ang naranasan nyo, kaya nararanasan ko. Kaya malakas ang encouragement ko na kung ako po ay nakasurvive through Jesus Christ, through faith in Him, ganun din ang gawin. Ang i-share ko sa kanila na encourage din po na magkaroon din po ng patuloy na faith sa Panginoong Jesus at siya po ang kikilos sa buhay po natin. And He will provide sa mga kapansanan na meron po ang mga tao ngayon na katulad po. So I can share boldly because I felt their feelings and their ano po yung pinagdadaanan po nila. So yun po, hindi po ako takot na mag-encourage sa kanila dahil ako mismo ay nakaranas ng naranasan po nila. Ayun, salamat ka kapatid Pastor Jay. Ano po, sa mga kagapay na may kapansanang nakikinig nito, no, napakalino po sinabi ni Pastor Jay. May provision ng Lord, may kapangyarihan ng Lord para po sa atin. At siya po, nakakapagsabi ng ganyan kasi kaisa po natin si Pastor Jay. Siya po mismo hanggang ngayon dumadaan po sa kapansanan na pinahintulutan ng Diyos at doon nga po niya lalong nalinaw ang calling niya kay Lord. Pastor Jay, ano po yung mga pinaka parang naging pangangailangan nyo bukod sa financial at medical assistance? Ano po yung mga pinaka parang needs ng isang may kapansanang tulad ninyo na na-realize mo lang na kailangan pala nila nung dumaan ka na doon? Na parang dati nung wala ka pang ganun, iniisip mo kailangan lang nila prayer o pera, pero naging particular yung need na to, umangat yung need na to nung meron ka ng ganung karanasan. Ang una pong nakita is kung yung ako po ay nagkakasakit, kailangan po talaga ng attention. Katulad po nung huli na nagkasakit ako, talagang ang tindi ng pain ko po sa aking legs, talagang hindi po ako makatulog. At yung time na yon ay wala akong magawa, ni abutin ko lang isang bagay, ang sakit. So kailangan ko po ng kasama na tutulong sa akin para makaraos sa ganung karamdaman. So nakita ko po na kailangan ko po ng katulong na magbibigay po sa akin ng kagalingan, no? Sabihin, katulad po namin ng mga kapansanan, kailangan po namin ang pagkalinga po ng mga mahal po namin sa buhay. So yun po ang unang nakita ko. Pangalawa ay yun po ay kailangan talaga mong patatagin ang pananampalataya po natin sa ating Panginoon na anuman ang mangyari sa buhay ko po ay alam ko po sa Diyos po ako pupunta at hindi niya po ko iiwan, hindi niya po ako papabayaan. Yun po ang nakita ko po na naging pangangailangan po sa ngayon. Kasimple mga kaagapay, sinabi ni Pastor Jay, kailangan ng mga kaagapay nating may kapansanan ng atin hong presensya, ng atin hong atensyon, oras, pag-alaga, pagkalinga. Minsan di mo na kailangan gumastos ng pagkalaki-laki o bumili ng kung ano-ano para gawin yun. Kailangan mo lang tabihan, akapin, damayan, kausapin, ipag-pray, i-encourage, at syempre ibahagi ang gospel ng pagmamahal ni Lord.
sa kanila. At minsan yung gospel na pinapahayag natin, nagsisimula yan sa ating pagiging presente lamang. Kasi doon nangungusap na po ang Diyos kahit wala pa tayong binibitawang salita. Minsan nga ho, hindi na natin kailangan magsalita ho na magsalita, magpayo na magpayo. Kailangan lang ho natin talaga ipakita po ang samot-saring, kaparaanan ng pagmamahal ni Lord because yan din naman ho ang gospel. God is love, ano po. At siya po ang kailangan po nila. Pangalawang sinabi ni Pastor Jay, kailangan din po natin palakasin ang ating pananampalataya. Kaya ito ho ang talagang ilaban ho natin. Kung may pinaniniwalaan ho tayong Diyos na nakakakita ng sitwasyon natin, kahit mag-isa tayo, napakasakit. Di ko ma-imagine gano'ng kasakit ang buong katawan ni Pastor Jay. Pero naniniwala ako, feel na feel din niya yung presence ni Lord doon. Kasi yun yung nagawa ng faith niya. At bilang niya nakita, naranasan pa niya yung healing, delivering powers ni God sa kanyang buhay. Pastor Jay, we are winding up. Ano? Bilis ng oras kasi sobrang ganda ng kwentuhan. Sobrang yaman ng patotoo mo. Sana nga marami pang ganitong kwento tulad mo. Pastor Jay, ano ang encouragement mo sa mga tao ngayon na tulad mo, na mayroon pa rin sakit, may kapansanan at para bagang nandyan pa rin eh. Hindi nawawala-wala yung sakit at yung paghihirap. Ang gusto ko lang pong i-encourage ang mga katulad ko po ay patuloy po tayong manampalataya sa Diyos, gaya po ng sinasabi sa Psalms, be still and know that I am God. Yun lang po ang maging kalakasan natin, na siya ang Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na napakabuti. Hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. Kailangan lang po natin ay manalig sa Kanya, ang siya ang maging pag-asa natin, siya ang ating maging lakas. At tayo po ay magtatagumpay sa laban na to at ating tuparin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan ng pananampalataya po sa ating dakilang mandidika sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu po. Salamat Pastor Jay. Mamaya po bigyan ko po kayo ng pagkakataon. Nais ko po mapag-pray nyo po yung mga nakikinig po para po yung mga sinabi nyo mabuting payo ay mapag-pray din natin sa kanila. May tanong ko lang Pastor Jay. Yun nga po, nakita na ho tayo. Pagkatapos ang maraming group chat, nakita na rin ho tayo nung nakaraang linggo at napakinggan nyo po ang God is Able bilang ministry. Ano pong nakikita nyo pong kahalagahan po ng ganitong klaseng ministry? Ano nakikita nyo may tutulong ng God is Able para sa mga kaagapay natin sa Ilocos Sur? Actually, napakalaking privilegyo po nung kayo po ay pumunta rito sa God is Able dahil ako rin po ay isa sa mga PWD at meron po akong kamag-anak na natulungan nyo na po na nabigyan po ng wheelchair at talagang masayang-masaya po siya na nakatanggap ng wheelchair na hindi lamang po basta wheelchair lang, kumbaga talagang ukma sa kanyang pangangailangan, sa kanyang itsura, sa kanyang height. Lahat po ay pinakita sa kanya na ang pagkalinga ng God is Able sa kanila. At hindi lang po yun, in-encourage po yung pinsan po namin dito na ikaw ay may karapatan na mabuhay, na ikaw ay dapat bigyan ng pagpapahalaga at hindi ka dapat ituring na ibang tao o may kapansanan na hindi pansin-pansinin. So ngayon, nakita ko po yun sa akin at nakita ko rin po na ang God is Able ay napakalaking pagpapala po ito kung ating po bibigyan ng partnership at makikiisa po ang bawat churches, ang LGU at ang iba, ang mga PW group at lahat mismo, person affected with disability po. So nakita ko po na malaki pong pagpapala ang God is Able International Foundation sa Ilocos Sur po. Salamat po sa napakahalagang affirmation kapatid Pastor Jay. Mabilisan lang Pastor Jay, nabigyan po natin nga po palang mahal nyo sa buhay ng wheelchair, tama po bang nabigay sa kanya? Opo. Ano po ang parang napansin nyo sa kanya pagkatapos niya matanggap yung wheelchair? Nabanggit nyo parang masaya ho siya. Ano po ang nagawa ng isang simpleng wheelchair ho para sa mahal nyo sa buhay? Yung pinagpe-pray, habang sinusukatan po siya, nakikita ko na po yung ngiti. At pangalawa, yung nag-pray na po kami sa kanya, iyak po siya ng iyak. Talagang naramdaman po niya ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng God is Able na talagang nagbibigay po ng tulong. At umaasa po siya na hindi lamang po yun ang maibibigay, kundi yung spiritual na kaligtasan. Someday ay alam po po may babahagi po ito sa kanya dahil babalikan po namin siya. Hindi po kami pumunta roon para i-share kagad o maging mali ang purpose, kundi ma-share po muna ang needs ng aming pinsan. And someday, sa pagbabalik po namin, and that's the time we will share the gospel. Nakita na po na pinalalambot na po ng Lord
at inahanda na po ang kanyang puso para matanggap niya po ang dakilang biyaya, ang dakilang kaligtasan na inaalok ng Diyos sa kanya na libre ang buhay na walang hanggan. Amen. Instrumento lang talaga yung mga wheelchair kagapay. Instrumento lamang, kumbaga, instrumento lamang para talaga ilid sila sa Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa kanila. Pastor Jay, maraming maraming salamat sa inyo. Napaka makapangyarihan, makulay at talagang nakaka-encourage na patotoo today at sa mga reflections, realizations mo. Tunay nga po, we're praying for the partnership na matuloy sa Ilocos Sur. We're praying na makabalik kami dyan with more devices. Di naman dahil sa paramihan, kundi para ho sa mga buhay-buhay na abutin at atin hong ililid sa saving love, sa healing touch ni Jesus Christ. Pastor Jay, would you like to close in prayer at ipag-pray yes, mo po ang ating po mga tagaikinig na may kapansanan? Amen. Sige po. Tayo po yung Amen, amen. Maraming salamat, Pastor Jay. Looking forward, makabalik po at makita po kayo dyan. God's healing, God's wellness be upon you. God's love be upon your family. Mga kaagapay, natapos po ang isang oras. At salamat po sa inyong pakikinig. Itong programang God is Able, Servisyo PWD lamang. Atid po namin katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs. Muli, ako po si Brother Paulo Sanchez. Kaibigan po natin tunay si Pastor Jay Jacobe at yun po, maraming salamat at mabuhay po kayo, pagpalain po tayo ng Diyos. Mahal po namin kayo. God is able, from disability to possibility.